Hello po mga kakusina, nagbabalik ang kusina ni Senny. Ang lulutuin po natin ngayon ay chicken menudo. Ito po ang kanilang sangkap, ang kanyang sangkap. Bell pepper, carrots, patatas, bawang, sibuyas, dahon ng paminta, saka pamintang durog, konting ketchup, toyo, rino, tika, extra margarine, nasa inyo po yan kung gusto nyo lagyan, saka Eden, seasoning, saka tomato paste. At syempre, eto po, chicken. Umpisahan na po natin magpainit ng ating lutuan. Medyo, huwag mo na malakas. May tubig-tubig pa yan. Antayin natin matanggal yan bago natin lagyan ng mantika. Lagay na po natin yung mantika. Natin itong ating kalat. Pituin muna natin itong carrots. Minutes lang. Pabalik na rin natin yan after 2 minutes. Natin, makita natin medyo ano na siya. Kanya-kanyang style po yan. Kung gusto nyong pirituhin, no, isama nyo na lang po mo dun sa manok agad. Kaya ako gusto ko po ganituhin muna. Parang mas masarap po kasi higyan na ganito. Actually, ngayon pa lang po ako magluluto nito. Ewan ko po kung pasado. Tunguin na po natin. Eto na, okay na po siya. Set aside na po natin siya. Lagyan po natin siya ng star margarine. Lagyan po natin siyang matunaw. Lagay na po natin ang bawang. Pulahin po natin bago ilagay ang sibuyas. Thank you.
Nagayin na po natin ang sibuyas. Po natin ang chicken. Kaya dati siyang pumula-pula konti yung manok. Bago natin ilagay yung isotan sangpa. Sana po natin. Yan po, kaya na po yung kulay niya. Slightly brown na siya. Lagyan na sa paminta. Konti. Lagyan na rin po natin ito. Kaya po natin yan. Sili. Pagkutoyo. Kutoyo po yung nilalagay ko, hindi asin. Para may kulay-kulay po. 2 teaspoon lang po. O, 3 na po muna. Madali na po magdagdag kapag kulang sa alat. Lagay po natin ang kalahating rino. Tapos ang cheese. Lagay po natin ito lahat para masarap. Ay na po yan, matatanggal na rin. Tomato paste. Huwag po natin ito ilalahat, konti na. Tapos, konting ketchup. Sarap nito. Iyan po sa atin siya ng konting tubig. Pampalambot. Tapos balikan na lang po natin yan. Tapad po natin. Mga 10 minutes po. Oh, seto na po. Malapit na. Wow! Tapad po natin yung alat niya. Oh, okay na po. Kaya nasa sa inyo rin po kung gano'ng karaming toyo yung ilalagay niyo. Hindi po asin pinang-alat ko toyo para may kulay dun po. Konti na lang. Tad po tayong konti para masakto na po sa atin.
Balikan ulit po natin yan. Mga another 10 minutes pa po para malambot na po yung manok. Nakuha po. Okay na yung chicken. Ayun. Maya-maya pa po. Ilagay na po natin itong ano. Itong laurel. Konting madi, sanes. Pampasarap, madi, siso po. Konting lechi, hindi po ako gumamit ng cubes. Yan, pwede na po yan. Natin yung pamita. Hindi ko nilahat kanina ito eh. Konti. Balikan na lang po ulit natin. Naya, malambot na po yan mamaya. So, ayan na mga kakasina. Ang ating finished product. Wow! Sarap niya. Man po nga. Tamang-tama lang ang lasa. Sarap! Kain na natin! Let's eat! Dami itong makakain! Kusina! Heto na naman tayo sa kusina ni Seni nagbabalik. Ang lulutuin natin ngayon ay pininyahang manok. Ang kanyang mga sangkap ay bawang, sibuyas, paminta, laurel, ginger, saka siling bell pepper, bell pepper. Tsaka ito, sabaw to ng pineapple chunk. Hindi ko tinapon. Tsaka small amount of salt. seasoning at bechin, konti. Patatas, pineapple, mantika, gatas, at syempre di mawawala ang chicken. Part po ito ng thigh part ng manok. Kaya malaman po siya. Saka syempre, tubig ang magpapalambot sa ating manok. Wala po akong ano eh. Yung sabaw ng manok. Yung stock, ano? Chicken stock. Wala po. Kaya ito lang po yung gamit ko. Yun lang po. Umpisahan na po natin. Tainitin lang po natin para matanggal yung basa-basa. Kakalinis lang po ng aking lulutuan. Bago po natin ilagay ang mantika para hindi po siya pumutok-putok. Kaya nawala na po siya. Luloko lang po muna itong apoy. Lagay na po natin ang mantika. Init-initin po natin mantika bago ilagay ang bawang. Sige na po. Ako po, inuuna ko po itong luya.
kulakulahin ko lang po siya. Para hindi siya ganun kalasa yung luya niya. Kailangan papulahin. Tanggal ng lansa ang luya. Ako po'y susunod ang bawang. Madali lang po lutuin to. Sulod lang po yan. Kaya-kaya niyo po yan pag napanood niyo po ito. Sada po natin ang sibuyas. Then, ito pong manok. Kain nyo lang po siyang ganyan para pumula-pula konti. Tapan po muna natin siya. Magbalikan po na siya in 2 minutes. After 2 minutes, ayan na po. Luin po natin. Mag-bake naman po natin ang patatas. Pwede na rin po natin ito ilagay. Ito ay apple. Kahan po kanyang sabaw. Nagyari na rin po natin siya ng paminta. Salt. Ngayon na lang po natin dagdagan ng alat na tuna. Lagay na rin po natin ito, sili. Itong tubig para palambutin siya. Iko po ni lahat. Mga half cup lang po. Balikan na lang po natin yan. After 10 minutes. After 10 minutes, ayan na po siya. Lagay na po natin itong
yung daon ng laurel. Tsaka po itong mga seasoning niya. Tsaka, tignan natin kung okay yung alat. Labo natin lagay yung asin. Tabang pa po siya. Ito po yung tira kaninang asin. Tapos paglagay po tayo ng 1 can ng evaporada. 1 can po yan, ilagay ko lang po dito yung iba. Boost na po natin. Ito pa po yung tira. Masarap po kasi maraming ganito. Balikan na lang po uli natin yan mamaya. Another 10 minutes po uli. Balikan na po natin. Wow! Ang sarap! Tingnan natin. Taste it. Kung okay na yung alat. Tama-tama! Hindi na natin dadagdagan. Okay na po ito. Tapos na po ang aking niluto, pininyahang manok. Sana po ay may natutunan kayo kahit kaunti dito sa aking niluto. Huwag niyo pong kakalimutan. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you po sa panonood. Opo mga kusina, andito na naman po tayo sa kusina ni Seni, nagbabalik. Kung bago lang kayo sa channel ko, pakipindot ang subscribe button at notification bell para updated kayo lagi sa mga lulutuin po natin. Sobrang na-appreciate ko po yun. So, ang lulutuin po natin ngayon ay hot and cheesy fried chicken inspired by KFC. Ito po ang mga ingredients. Meron po tayong 1 teaspoon salt, 1 teaspoon paprika, chili powder, cheese powder, garlic powder, powder pepper, at saka cheese. Ito po yung kanyang balot. Isa lang po niyan. Okay na.
Maliit lang po. Tapos, 4 teaspoon butter. 2 eggs. Flour. 1 cup. Tsaka yung mixed fry. Fry mix. Tsaka, nagtira ako ng 2 teaspoon flour. Meron po tayo dito 140 ml na milk. Mantika. At syempre, di mawawala ang ating chicken. So, let's start! Lagay po natin ang ating chicken sa isang bowl. Lagyan po natin siya ng salt. Ng pepper. Ng garlic. Chili powder. Mix mo natin siya ng mabuti. Lagyan po natin siya ng paprika. Butihin po natin yung pag-ano sa kanya pag-mix. Takpan po natin siya ngayon at iset aside po natin siya for 30 minutes. Pagsamasamahin po natin ang ating flour, fry mix, ground pepper, chili, salt, konti lang po't baka maalat. Then mix natin po ng mabuti. Pang-coated po ito ng ating chicken. Set aside na po muna natin at gagawa po tayo ng ating sauce. Abso na po ang ating kanan at ating simulan ang paggawa ng sauce. Kung ay pa kasi hindi. Kamahinang apoy lang po. Lagay po natin ang ating butter. Tayin natin po siyang mag-melt. Mahina lang po dapat ang apoy para hindi po masunog ang ating butter. Okay na po ang ating butter. Lagay po natin ang ating flour. At yan po natin mabuti para po maging maganda yung pagkakakumbay niya. Okay na rin po itong ating flour. Lagay na po natin ang ating milk. Lagyan na po natin siya ng cheese powder.
Luin lang po natin para maging maganda ang pagkakakumbay niya. Di bubuo. I-add na rin po natin ang ating cheese. Grate po natin siya para madali po siyang mag-melt. Maging maganda po yung ano niya, maging smooth. So, okay na po itong ating sauce ng ating manok. Set aside na po muna natin siya. So, okay na po itong 30 minutes natin. Tingnan na po natin. Lagay po natin ang ating egg. Haluin po natin siya. Dip po natin ulit. Balikan na lang po natin siya after 10 minutes. Sariling version ko po yan. Takpan na po natin uli. Balikan na lang po natin siya. Magpapainit na po ako ng mantika. Yan po. Lagay na po natin ang ating mantika habang nag-aantay po tayo sa 10 minutes. Mahinang-mahina lang po yan. Para po umiinit na po siya pagkatapos ng 10 minutes. After 10 minutes, eto na po. Sana po natin. Pa-fry na po natin siya. Kamay na ako. Ganyan lang po. Coated lang po natin ang ating haringa. With mix, fry mix. Kakabalibriktad ako. Ngayon pa lang po kasi ako nagganito eh. So, eto na po. Natapos na po natin lahat. Ipa-fry na po natin siya. Na-coat ko na po lahat tong ating chicken. Let's eat. Start na po na tayo para mag-fry. Yan, sakto po, mainit na po. Lagay na po natin ang ating chicken. Antay po natin siya hanggang maging golden brown na po siya. Hanggang sa maluto po siya. So, hanguin na po natin. Ang ganda po ng kulay niya. Lagay po natin dito sa strainer. Okay. Paghugas po muna tayo ng kamay para malinis, para pag hinawakan natin ang ating chicken. Lalagay po natin dito yan. Lalagyan po natin ng cheese.
nothing this. Ang sarap po nito. Cheesy po siya. Oh. Sarap-sarap po. Oh. Oh, yun lamang po. Sana po ay may natutunan po kayo sa recipe natin ngayon kahit kaunti lamang. Maraming salamat po sa panonood, mga kakusina. Huwag po kakalimutan mag-like, subscribe, at pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa mga bago nating i-upload na video na kagaya ng ganito. Comment na rin po kayo na magustuhan nyo yung ipaluto sa akin. Salamat po! Happy cooking! Kusina, andito na naman po tayo sa kusina ni Seni nagbabalik. Kung bago lang kayo sa channel ko, pakipindot ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo lagi sa mga lulutuin po natin. Sobrang na-appreciate ko po yun. So, ang lulutuin po natin ngayon ay adobong manok with gata. Ito po ang kanyang mga ingredients. Meron po tayo ditong bawang, sibuyas, sili, siling pula, vinegar, 2 teaspoon lang po yan, toyo, 5 teaspoon, depende po kasi yan sa inyong panglasa. May mantika po tayo dito, paminta at seasoning, may tubig po tayo, if ever na kailangan ng mas maraming tubig, gumamit po tayo. At meron po tayong pangalawang gata at ito po ang kakang gata at meron rin po tayong Sprite at meron po tayong chicken feet. Ito po ay nabili ko lang ng 67 pesos. Panoorin niyo po itong kung paano ko po piniga itong gata na ito. Paano ko po nakuha ang pangalawang gata at ang kakang gata. Pang nantay natin,
Start na po tayo. Lagay po natin ang ating chicken. Titimplahin po natin dyan yan. At papalambutin. Bago ko po siya igisa. Kaya po marami yung bawang ko doon at saka sibuyas. Sama-samain lang po natin ang ating paminta. Ating bawang. Magtira po tayo dito para panggisa mamaya. Tsaka po sibuyas. Tsaka po toyo. Tantahin na lang po natin. Basta ito po ay 5 kutsarang toyo. Pag kulang po, pwede pong magdagdag. Huwag mahihiya. Lagay po natin ang ating pangalawang gata. Ating Sprite para lumambot po ang ating chicken feet. Lagay po natin yan lahat. Sana po natin ang ating kanan at para mag-start na po tayo magpalambot. Balikan na lang po natin yan after 15 minutes. Balikan na po natin. Tapos na po ang 15 minutes. Ito po, mapapansin nyo po, ito po kanina yung pinagsalaad ko ng kakanggata. Ngayon po ganina, ganito po yan karami. Natiling po siya yung tubig. Ayan po, kinuha ko po yung kakanggata niya talaga. Ngayon po ito, isasama ko po uli dito para lumambot po talaga siya ng tuluyan. Then, kung kailangan natin magtubig, maglagay po tayo ng tubig. Pakukuluin po uli natin yan another 15 minutes. Para malambot po siya talaga. Dagdag po tayo ng toyo. Lahat na po natin yung 5 teaspoon na toyo. Pag kulang po, pwede naman po magdagdag. Yes, ito na po. Balikan na po natin. Lagay po natin ang ating seasoning. Tsaka ang ating toyo. Tingnan natin po. Tikman po natin kung okay na po yung lasa niya. Marami na. Lagay po natin ang suka. Pag nilagay po yung suka, huwag nyo po muna siyang hahaluin. Kaya nyo po siyang kumulo. Pag kumulo po, naamoy nyo, maamoy na po yung suka yan, pwede nyo na po siyang haluin. Takpan mo po muna natin. Balikan po natin yan, mga 2 minutes, para tingnan po natin yung suka at haluin na rin po natin siya. Huwag nyo po siyang hahaluin para hindi po mahilaw yung suka niya. Oops, tapos na po ang 2 minutes. Ito na po siya. Wow! Patayin po muna natin at tayo magigisa na. Patay na po yan. Lilipat po natin to at tayo magpapainit ng mantika. Yan, patuyuin po muna natin yan para walang tubig bago natin ilagay ang ating mantika nang hindi po siya tumansik. Mantika. Yan, ngayon okay na po. Lagay na po natin ang ating mantika. Depende po yan sa inyo kung gusto nyo pong maraming mantika. Ayan po, okay na po yan. Medium heat lang po.
Then, lagay po natin ang ating bawang. Pulahin po natin siya. Then, pagkatapos nun at mapula na, ilagay natin ang ating sibuyas. Panantahin po muna natin. Then, lagay na po natin itong ating manok. Chicken feet. Sarap po nito. Kung kulang po ang ating paminta, pwede po kayong mag-add. Diyan lang po natin. Then, lagay po natin ang ating sili. Tapos, mag-add po tayo ng ating paminta, paminta powder. Then, lagay na po natin ang ating kapang gata. Balikan na lang po natin siya after 5 minutes. Ayan, tapos na po ang 5 minutes. Tikman po natin siya kung okay po yung kanyang kalat. Pag hindi po, mag-a-add po tayo ng toyo. Ting kulang pa sa akin eh. Add pa po tayo. Ayan, dalawa. Nasa sa inyo ng pampanlasa yan. Luin lang po natin para po ma-mix ng maganda yung ating toyong isinama ulit. Ano po natin? Okay na po yung lambot yan. Lambot po. Sarap po nito. Tagus hanggang buto ang makakain. Wow. Tapos na po ang ating dish na naman. Sarap po nito. Marami po tayo dito makakain ngayon. Patay na po natin. Yan. Okay na po. Tapos na po ang ating spicy adobong paa with gata. So, yun lamang po. Sana po ay may natutunan po kayo sa recipe natin ngayon kahit a little lamang po. Maraming salamat po sa mga kakusina, sa panonood. Huwag po kalilimutang mag-like, subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa mga bago nating i-upload na video na kagaya ng ganito. Comment na rin po kayo na gusto nyong ipaluto sa akin. Salamat po! Happy cooking!
Hello po, mga kakusina. At dito na naman po tayo sa kusina ni Seni Nagbabalik. Kung bago lang kayo sa channel ko, pakipindot ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo lagi sa mga lulutuin po natin. Sobrang na-appreciate ko po yun. So, ang lulutuin po natin ngayon ay chicken curry. Ito po ang mga ingredients niya. String onion, pang-garnish. Meron po tayo dito ng ground black pepper, ginger, bawang, curry powder, onions. Meron po tayong seasoning, small amount. 1 teaspoon salt. Okay, po, pwede po yung patis. Meron po tayo ditong bell pepper, carrots, 2 pirasong patatas, tubig, if kailangan. Kailangan talaga natin ng mantika, kakang gata, tsaka yung pangalawang gata. At syempre, ang ating chicken, 1 kilo po ito. Hindi po kala kilos, kilo. Tapo natin ang ating kalan. Tayo magpapainit ng mantika. Piprito po na muna natin ang kaunti ang ating patatas. Yan, pwede na po natin itong hanguin at isunod natin naman ang patatas. Fry din po natin siya. Mga 2 minutes lang naman po. Pwede na po natin ang patatas. Ay, carrot! Sorry! Balikan na po natin. Hanguhin na po natin siya. Tama natin dito sa patatas. At mag-isa na po tayo ng bawang, sibuyas, ginger. 9 ko po ang ginger. Kapupulahin ko lang po ito bago ko ilagay ang bawang. Yan, mapula na po. Lagay na po natin ang bawang. Hindi po natin ang bawang bago natin ilagay ang ating sibuyas. Dami. Lagay na po natin ang ating sibuyas. Panantahin lang po muna natin ito bago natin ilagay ang chicken. Lagay na po natin ang ating chicken. Lagay po natin ang ating paminta. At takpan po natin muna para masangkot siya po muna siya. Balikan po natin yan after 5 minutes. Yan, tingnan na po natin. Tapos na po ang 5 minutes. Haluin po natin siya. Yan, sangkot siya na po siya. Lagyan na po natin siya ng kakang gata. Ito po yung magpapalambot sa kanya. If kailangan ng tubig, dagdagan lang po natin yan. Half cup lang po. Tapos lagyan na po natin siya ng alat. Then, yung kanyang seasoning. At
Ay, balikan na lang po natin siya after 15 minutes. Ay, buksan na po natin. Tapos na po ang 15 minutes. Haluin po natin siya. Ito bung gata ko po kaninang nilagay dito, yung pangalawang gata po yun. Tapos ngayon po, ilagay na po natin ang ating patatas. Ang ating curry powder. Ating kakang gata. Ating sili, bell pepper, then yung ating ingredients na bay leaf. Ngayon po, iwanan po uli natin siya. Balikan po natin siya after 10 minutes. So, balikan na po natin after 10 to 15 minutes. Ayan na po siya. Tikman po natin kung okay na po yung alat niya. Konting alat pa po. Yummy na. Okay na po yan. Patayin na po natin ang ating apoy. So, natapos na naman po natin ang ating ulam. Ang sarap po nito, chicken curry. Yan lamang po. Sana po may natutunan po kayo sa recipe natin ngayon. Maraming salamat po sa panonood, mga kakusina. Huwag mo pong kalimutan mag-like, subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa mga bago nating i-upload na video na kagaya ng ganito. Comment na rin po kayo ng gusto nyong ipaluto sa akin. Salamat po! Happy cooking! Dito na naman po tayo sa kusina ni Seni nagbabalik. Kung bago lang kayo sa channel ko, pakipindot ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo lagi sa mga lulutuin po natin. Sobrang ma-appreciate ko po yun. So, ang lulutuin po natin ngayon ay popcorn chicken. Ito po ang mga ingredients niya. Meron po tayo ditong 1 teaspoon paprika, 1 teaspoon salt, meron din po tayong seasoning,
tasty boy. Meron po tayong isang calamansi. Powdered pepper. At meron po tayong 2 eggs. Harina, 1 cup. Siyempre, ating mantika. At ang ating chicken breast. Malinis na po itong ating chicken. Hiniwa-hiwa ko na po siya into cube. Yan na to po yung hiwa niya. Maliliit lang po. So, umpisahan na po natin ang ating paggawa ng popcorn chicken. Lagay lang po natin itong ating chicken, ating paprika, ating seasoning, tsaka yung asin, ating paminta. Nasa inyo po yan kung gano'ng karaming paminta gusto nyong ilagay. Ating calamansi. Ating itlog. Sasama-samahin lang po natin yan. Yan. Naglinis na po ako ng aking kamay. At ano ko po itong mabuti. Lalamasin ko po siyang mabuti para po maging well combined siya. After nito po, i-set aside po muna natin siya mga 30 minutes po. Nasa inyo na po kung lalagyan nyo ng paprika, pero ganito po yung chicken popcorn. Pero version ko po ito. Lipat po natin siya ng lagayan para makuberan po natin siya. Tabi lang po muna natin siya. After 30 minutes, balikan po natin siya. Ito naman po yung ating pang-coat sa ating breast chicken. Lagyan po natin yan. Lagyan lang po natin ng konting asin. At saka paminta. At haluin po natin siya. At babalikan na rin po natin yung ating chicken. After 30 minutes, eto na po siya. Magpa-fried na po tayo. Buksan na po natin ang ating kanan sa mahinang apoy. At ilagay po natin ang ating mantika. Habang iniinit po ang mantika, ilagay na po natin siya ng coated na po natin siya ng ating pinagsamang fry mix at saka harina. Pigapigain po natin siya konti para po umano yung harina sa kanya. Na po siya, para siyang espasol. Pa-fried na po natin yan para matapos na po ang ating dish. Hulog na po natin siya. Sa mahinang apoy lang po para hindi po siya mabigla ng luto. Tayin po natin yan mag-golden brown. Ito na po, hanguin na po natin siya. Ang ganda po, ang ganda po ng kulay niya. Sarap po nito.
po ang ating dish. Napakasarap dito at napakalutong po. Subukan nyo po yan. At nako, marami po kayong makakain. Promise. Yun lamang po. Sana po ay may natutunan po kayo sa recipe natin ngayon. Kahit kaunti lamang po. Maraming salamat po sa panonood, mga kakusina. Huwag pong kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa mga bago nating i-upload na video na katulad nito. Comment na rin po kayo kung anong gusto niyo pong ipaluto sa akin. Salamat po! Happy cooking!